Magandang araw mga kapawis, nandito naman tayo sa ating channel. Mayroon tayong tutorial, ito ay part 3 episode ng ating tutorial kung paano magkalas ng clutch lining. So kung bago ka lang sa ating channel at mahilig ka sa ganitong video, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi tayo updated sa ating mga bagong upload. So ito na mga kapawis, umpisahan natin. Ang una gagawin natin, gagamit tayo yung T-rinse na 8mm. Tatanggalin natin yung mga tornilyo. So tanggalin natin yung clutch cable mga kapawis. Idiin mo lang. Pero may lockdown yan sa kuan niya, holder niya. Kailangan natin nandiin na ng clutch screw. So natanggal na natin yung clutch cable mga kapawis. Ngayon ang gagawin natin, itulak para umangat yung clutch cover. Yan, tapos silain lang kasi yung dowel yan, kalawang na yan, kaya medyo matigas tanggalin. Kunti kalog-alog hanggat matanggal. So mga kapawis, natanggal natin yung clutch cover. Ayun, may kalawang yung dowel. Ngayon ang gagawin natin mga kapawis, tanggalan natin yung clutch bearing. Tapos tanggalin natin yung tatlong screw ng centrifugal. Kalasin natin yung cover ng centrifugal. So tanggalin natin yung tatlo tornilyo na 8 or 8mm gamit ng T yung cover ng incisor. Kalasin ang cover ng incisor at yung washer huwag kalimutan. So gagamit tayo ng sakit para tanggalin yung castle nut ng centrifugal at pati yung sa clutch center nut. Gagamit tayo yung power tools. Pagtanggal na guys, pakaliwa. Huwagan natin pakaliwa. So, ito naman, pakanan. Pakanan yung luwag. So gagawin natin, huhugutin natin yung centrifugal. Luwagan man natin, okay. Isunod natin yung center nut ng clutch housing. Clockwise. Pagtanggal. So ngayon mga kapawis, kailangan na gagamit tayo ng power tools. Hindi kailangan na pukpukin o silsilin. So ngayon mga kapawis, bago natin hugutin yung clutch housing, kailangan muna natin ng i-timing yung primary gear. So yung primary gear kailangan natin maitapat sa marking. So na-timing na natin yung primary gear mga kapawis at na-check natin yung incisor gear to balancer, timing naman siya. Kaso kailangan natin i-adjust yung fitting ng incisor gear at yung clutch housing mayroong tama. So hugutin natin yung clutch housing. So isunod natin yung incisor gear, huhugutin natin. Okay, ang washer huwag kalimutan. So kailangan natin ng special tools para pang timing dyan sa incisor gear. So i-check muna natin yung clutch housing. Ngayon tinanggal natin yung clutch pack. Ang i-check natin sunod yung clutch housing.
kung nauga ba yung clutch damper. So, panoorin nyo mga kapawis. Okay, may tama talaga mga kapawis. Nauga siya. Yan o, nauga. Yan, mauga. Mainit pa naman. So, mga kapawis, papalitan natin ang clutch damper yan. So, kailangan natin i-rebate. So, ngayon mga kapawis, hindi muna natin ipakitan yan kasi mayroon tayong tutorial sa unang mga upload natin. Mayroon tayong tutorial kung paano magpalit ng clutch damper at paano mag-rebates. So ngayon, hanggang dito na lang yung video natin kasi mag-upload tayo panibago kung paano magpalit or alisin yung tagas sa cylinder head. So gagawa tayo ng vlog sa sunod patungkol dun sa head at saka dito naman sa pagkabit ulit ng clutch housing. So hanggang dito na lang ating video mga kapawis at huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi tayong updated sa ating mga bagong upload. Maraming salamat.